Hi everyone, I'm Balong and welcome to my channel. For today's video, ang ipapakita ko sa inyo ay ang paggawa ng Rentex. Ang Rentex ang pinakamabisang paraan at gamit namin sa ngayon para sa panghuhuli ng sailfish or malasugi at blue marlin. Pero bago yan, syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na at pindutin mo na yung bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na aking ilalabas. Tulad halimbawa ng video ng panghuhuli ng skipjack tuna o tulingan, panghuhuli ng mahi-mahi o dorado, panghuhuli ng tuna, at kung ano-ano pa. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na yung bell button para updated ka sa mga videos na aking ilalabas. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan natin, ang ikukwento ko, ang isishare ko sa inyo ay ang paggawa ng Rentex. Ang Rentex nga, sabi ko nga, ang pinakamabisang paraan at gamit namin sa ngayon na panghuhuli ng sailfish at blue marlin. Kung ready ka na, ready na ako. Diretso na tayo sa video. So ayan, nakahanda ng mga Rentex na gagamitin natin. Yan ang aming tinatawag na Rentex. Kadalasan, ang ginagamit kong kulay ay blue, pink, white, tsaka violet. Nahaluan ko na rin minsan ng yellow at green. Maraming kulay ang Rentex, subalit ako, yan lamang ang kadalasan kong ginagamit dahil yan ay aking subok na at talaga namang epektibo sa panghuhuli ng malasugi o sailfish nga. Marami akong sample ng artificial head, may malalaki at maliliit. So yan naman ang ating pulunan. Dalawa ang aming ginagamit na panghilada. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kaya may tendency na maging dalawa yung huli natin sa isang pagkakataon, pwedeng sabay. So ayan. Ito yung unang gagawin natin, ng kulay white na artificial head at ang blue na artificial head. Unang gagawin natin ay yung white na artificial head. Lagyan natin ng Rentex. So ayan, una kong ilalagay ay ang kulay pink. Ayan, gamit natin ang sinulid. Ang sinulid na gagamitin natin ay yung matibay at hindi yung marupok, para hindi basta-basta matanggal ang Rentex sa artificial head. Kailangan matibay at mahigpit ang pagkakatali. So ayan. Ayan, so kailangan maayos din yung pagkakabit ng Rentex. Kailangan palibot ang ating gagawin. Hindi yung nagkukumpulan yung Rentex. Kailangan kamada kumbaga ng maayos. Ayan, kailangan yung pagkakatali natin ay mahigpit para hindi siya kakalas sa artificial head. Ayan. Kailangan ay maayos at hindi kumpul-kumpul yung Rentex. Kung kaya't ang isusunod naman natin na kulay, pag naitali na yung kulay pink, ay ang kulay puti. So ayan, hahatiin din natin sa gitna at itatali natin sa wala pang Rentex na bahagi ng artificial head. Higpitan din ulit natin ng pagkakatali. So ayan, tulad nga ng sinabi ko, dapat maayos yung paglalagay ng Rentex. Ayan, o, kita nyo yan, inaayos ko para maganda at attractive. Lagyan natin siya ng mix na kulay blue. So dalawa lang yung nilagay ko na kulay blue. Ayan, talian lang din natin siya ng mabuti at mahigpit. Nasa sa inyo yan kung gaano karami yung paikot o paghigpit na iyong gagawin para mas kampante ka. So ngayon, lalagyan natin siya ng lock. Mas maraming lock, mas maganda para yun nga, hindi basta-basta matanggal ang Rentex sa artificial head
lalo't higit pag sinibad ng malasugi or sailfish. So ayan, ako kadalasan 3 beses ako naglalak, sinusuot ko lamang yung sinulid ng 3 beses, tapos 3 beses ko rin yun paulit-ulit na ginagawa. So sa akin namang karanasan, yung ganoong paglak ay hindi naman natatanggal. So ayan. O ayan, gawa na natin yung isang set ng artificial head na din. Ayan, nalagyan na natin siya ng Rentex. So, di ba? Napakaganda. Lalo na yan sa tubig. Pag pinahila natin, yung kulay na yan ng pink, blue at white ay napakagandang tignan sa tubig. Ngayon, para mas magandang tignan, gupitin natin yung dulo para pantay-pantay. Mas magandang tignan pag pantay-pantay, nang sa ganun ay attractive din siyang tignan. Ayan, o diba? Napakaganda talaga. Ngayon, nakagawa tayo ng isa. Gagawa pa tayo ng isa pa, yung kulay blue naman para magkaiba. Ang kadalasan kong ginagawa ay 2 para sa isa sa kabila, sabi ko nga sa kanan, at isa rin sa kaliwa yung inaarya namin na panghilada. Magkaiba naman ngayon ang pain, ang Rentex at saka artificial head. So ang gagawin naman natin ngayon ay ang blue. Ayan, white ang una kong ilalagay na Rentex. So ganun din ang proseso, itatali natin, hinati ko sa gitna, tapos itatali ayan ng mahigpit. Then isusunod naman natin yung ibang kulay. Ayan, lagyan naman natin siya ng kulay asul. Mas marami naman ngayon ang asul. 4 na asul yung nilagay ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng kulay pink para magkaiba sila ng set. So ayan, ngayon dadagdagan natin ng ibang kulay. Green tsaka dilaw. 2 green yung nilagay ko, then pinagitnaan ko siya ng kulay yellow. Ayan. O, diba? Magkaibang magkaiba sila ng unang ginawa ko. Dahil iyon ay may kulay pink. Tapos ito naman ngayon ay may green at yellow. Ayan. So, ayan. Wala na tayong ibang idadagdag na kulay. Kaya higpitan na natin ng pagkakatali. Ayan. Kailangan hindi siya matanggal nga sa artificial head. So ayan, gawa na ang ating pangalawa. Yan yung kulay asul na ulo-ulo o artificial head. Ayan, di ba ang ganda? Ayan. So, papantayin din natin ulit siya sa dulo. Dahil hindi siya pantay-pantay. Okay? Ayan. Okay? Ayan. O, di ba? Yun eh. Ayos talaga yan. And then next, lalagyan natin siya ng palumata. Ang ginagamit kong palumata na nylon ay number 60 na Pioneer. Hindi po ako sponsored ng Pioneer, pero Pioneer, baka naman. Ayan. Lalagyan natin siya ng palumata, isang dipa. Ikakabit natin sa artificial head. Ayan, suot lang natin sa ulo-ulo. Tapos lagyan natin siya ng lock sa ilalim para hindi siya maugsot o matatanggal. Ayan, napaka-importante ang paglalagay ng buhol sa dulo.
dahil ito yung pinakalak niya para hindi naman maghiwalay yung nylon tsaka sa artificial head. Yan yung pinakalak niya sa dulo. Kailangan mahigpit tsaka medyo makapal yung pagkakabuhol niya. Nasa sa inyo naman yan kung ilang buhol o ilang lock ang gawin nyo, basta't ang mahalaga ay yung kampante ka at hindi matatanggal. So ayan, nalagyan na natin ng lock o kaya ay nut. Ayan, ngayon naman lalagyan pa natin siya ng padoble. Ang gagamitin natin na Rentex naman ay kulay violet. Ayan, dyan natin ilalagay sa ginawa nating buhol. Yan ay ilalak din natin, ibubuhol din natin dyan pandagdag na proteksyon o panghigpit din natin para hindi mugsot o matanggal. Ayan. Kadalasan kong ginagamit talaga na pang ilalim ay ang kulay violet. So nasa sa inyo naman yan kung anong kulay ang gusto nyo. Basta sa akin ay violet. Ayan. Ayun o. Nasa ilalim o. Ayan. Ngayon ay puputulin natin yung sumobra. Ayan. Para magandang tignan. Ayan. O, di ba? Ayan. Ayos na yan. Ready na yan. Pwede nang gamitin yan. Di ba, isang metro, pwede na yon. Then, lagyan natin ng medyo pabilog sa dulo dahil dyan naman natin ikakabit o idudugsong yung ating hilaan o panghilada. Ayan. Simple lang gumawa ng pamain o Rentex na panghuli natin ng malasugi. So ayan, ngayon idudugsong natin sa ating hilaan o panghilada. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron din siyang sibol o swivel dun sa dulo para hindi umikot-ikot yung ating Rentex na ginawa. Ayan, may sinker at meron din swivel na Taiwan. So, ang ating palumata na ginamit ay number 60 at ang madre ng nylon na aking ginamit ay number 70. Ayan, kakabit na natin yung ating ginawang Rentex. Ayan, pagkakabitin lang natin, simpleng-simple lang, ilalagay lang natin sa clip. Susuot lang natin, then ayos na yan. Balik mo yung lock. Ayan, okay. So, ang ating finished product, tadaan! Yun eh. Diba? Ayan, nakaset na yung isa. Then, yung isa naman ang ating gagawin. Dalawa ang ating ginagawa. Ganun din guys, yung aking gamit. Merong sinker, meron ding swivel na Taiwan. Ang madre din niya ay number 70. At ang kanyang palumata ay number 60. So, ayan. Ayan, may swivel din sa dulo. Para yun nga, hindi siya mag-ikot-ikot yung Rentex na ating ginawa. Para maganda lang yung tignan yung takbo niya. Ayan, lagyan na naman ulit natin siya ng palumata yung ating ginawang Rentex. Lagyan din ulit natin siya ng buhol dun sa dulo para sigurado tayong hindi matatanggal. So ayan na nga, tapos na. Ayan. Ngayon, tulad ng ginawa natin, lagyan ulit natin siya ng violet dun sa ginawa nating buhol. Pandagdag lock niya yun. Okay. So ayan, gawa na. Ayan. Tulad ulit kanina, syempre, guguntingin natin yung sumobra para magandang tignan. Okay. Ayan. Kailangan ng gunting na gagamitin mo rito matalim sapagkat hindi rin to basta-basta magunting. Ayan. Ayan, isang metro agad ang ating sukat. Nasa sa inyo kung gaano kahaba ang gusto nyo. Tapos, idudugsong na natin siya sa
dulo ng hilaan natin na may swivel. Mapapansin nyo iba yung swivel ng isa ko na panghilada sapagkat naubusan ako, hindi ako nakabili yung may clip. Kaya yan lang muna ang aking ginamit. Ayan. Nasa sa inyo yan kung paano nyo ilock yung palumata ng Rentex nang sa ganun ay hindi matatanggal. Ayan, so okay na. Ayan. Tingnan nyo ang kinalabasan ng ating pangalawang ginawa. Ayan o. Oh. Ayan. Ang ginagamit ko ay magkaiba rin yung sinker. Mas mabigat dun sa kabila. Ayan, ready na mo. Oh. Ayan, abangan nyo sa susunod kong video ang paggamit nito sa laot. At maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. God bless.